Magandang araw po sa bawat isa. Ito po muli ang inyong pastor, Pastor Dennis Orahay, ang lead pastor ng International Bible Church of Manila. At sa sandali pong ito, tayo po ay magkakaroon ng pag-aaral. Mag-aaral po tayo muli ng salita ng Diyos. At ito pong araw na ito, ito pong sandali na ito, ay atin pong ipinagdiriwang ang atin pong mga nanay. Ngayon pong araw na ito ay Mother's Day. Kaya po binabati po natin yung ating mga nanay na Happy Mother's Day po sa inyo. At gusto po namin sabihin sa inyo na mahal po namin kayo. Magmula po sa puso ng inyong mga anak ay gusto po namin ipapatid sa inyo na kayo po ay aming iniibig at iniibig po ng wagas. Kagabi po, nagkaroon po tayo, ang church po natin ay nagkaroon po ng online digital concert, A Night to Remember for the Mothers or for our Mothers as we celebrate the Mother's Day. Sana po ay napagpala po kayo at sana po ay hindi lang po kayo nag-enjoy manood, kundi kayo po ay napagpala ng concert na napanood nyo po kagabi. At ang gagawin po natin, baka po mamaya pong gabi, sa mga hindi po nakapanood ay i-replay po natin sa ating pong Facebook page yun pong concert na nangyari po kagabi. At maganda po na maunawaan po natin yung kahalagahan ng mga nanay hindi lang po sa ating sosyudad, kundi yung kahalagahan po ng mga nanay sa ating pong tahanan. Kaya po ang mensahe po ngayong umagang ito ay patungkol po sa mga nanay. Okay, kaya po ang mensahe po ngayong sandaling ito ay pinamagatang ko po na si nanay na mapagmahal. Atin pong unawain, atin pong pag-aaralan ang kahalagahan ni nanay po sa atin po at ang mga role na ginagampanan po ng ating mga nanay sa atin pong buhay, lalo sa ating tahanan. Okay, sa atin pong mga asawa, sa atin pong makalalakihan, okay, ang kasama po natin, ang katuwang po natin sa pang-araw-araw nating ginagawa sa pamilya ay wala pong iba kundi si nanay. Kapag ka po tayo, habang po tayo mga sa pamilya, ang mga tatay, sa ating pong pagkapalaki sa ating mga anak, sa pagtaguyod po ng ating pamilya, wala po tayong ibang katuwang at wala po tayong ibang kapartner kundi po si nanay. Alright? At kapag ka po sa bahay, nakakatuwa po ito, no? Pero katotohanan po ito. Kapag ka may hinahanap po tayo sa bahay, kapag ka po may isang bagay na hindi tayo makita, kapag ka may isang bagay na hindi natin matagpuan, wala po tayong ibang tinatanong kundi si nanay. Kapag ka po nagugutom na tayo, kapag ka po ang mga anak nagugutom na, kapag ka si tatay ay galing sa trabaho at nagugutom na po tayo, wala pong iba nagluluto at naglalatag ng pagkain sa ating pagkainan kundi po si nanay. Kapag ka po yung mga anak, ano po, yung mga bata, kapag ka po may assignment sa eskwelahan, kapag ka po may asignatura tayo na dapat pong gampanan at tapusin, o may mga proyekto tayong dapat gampanan sa atin pong mga eskwelahan sa pag-aaral, wala pong ibang katulong tayo maliban kay tatay kundi si nanay. Alright? Kapag ka marumi ang tahanan, wala po naglilinis ng bahay, wala pong iba naglilinis ng bahay kundi si nanay. Kapag ka po may karamdaman, ang hinahanap po natin at gusto po natin katabi lagi at ang naghahanda po ng ating mga gamot at nag-aaruga sa atin, wala pong iba kundi si nanay. Kapag ka po tayo ay may isusuot na damit, gusto natin pre-prepare ang damit natin. Kapag ka po madudumi ng mga damit natin, ang naglalaba, si nanay. Kapag ka po ang damit natin ay gusot, wala pong namamalansang iba kundi po si nanay. Kapag ka po gusot ang damit natin, si nanay ang namamalansya. Kapag ka po gusot ang buhay natin at meron tayong problema, ay wala po tayong ibang lalapitan kundi si nanay. Hindi po ba tayong lahat na mga anak at ang buong pamilya, tayo po ay nasanay na si nanay ay laging nandyan sa ating tabi. Lagi po tayong nasanay na si nanay ay laging nandyan, kapiling po natin, malakas, ano po. At ang ating pong mga nanay ay may napakahalaga po na role o may napakahalagang ginagampanan po hindi lamang po sa ating sosyudad kundi po sa ating tahanan. At yan po ang pag-aaralan natin ngayon pong sandaling ito. If you have your Bibles with you, I would like you to open your Bibles with me in the book of Proverbs. Proverbs chapter 31 verses 25 to 31. Proverbs chapter 31 reading from verse 25 to verse 31. Babasahin ko po sa inyo. Just follow me with your eyes. Ito po ang sinabi ng banal na kasulatan. She is clothed with strength and dignity. She can laugh
at the days to come, she speaks with wisdom, and faithful instruction is on her tongue. She watches over the affairs of her household and does not eat the bread of idleness. Her children arise and call her blessed, her husband also, and he praises her. Many women do noble things, but you surpass them all. Charm is deceptive, and beauty is fleeting, but a woman who fears the Lord is to be praised. Give her the reward she has earned, and let her works bring her praise at the city gate. Napakaganda po ng ating pong pag-uusapan. Ang pinag-uusapan po dito sa Proverbs chapter 31, reading from verse 25 to 31, actually from the beginning pa lamang po, ang pinag-uusapan po dito ay wala pong iba kundi ang isang karakter ng isang babae o karakter ng isang mabuting ina o a noble woman. Okay? Napakadakila na babae o napakamapagmahal na babae. At yan po ay dakilang karakter ng ating pong mga nanay. Kaya po, sa sandali pong ito, maikli lamang po ang ating pag-aaral. At gusto ko pong maunawaan natin sa mga tatay, sa mga anak, at sa mga nanay na narito, meron pong tatlong role na ginagampanan ang ating mga nanay na dapat po nating maunawaan. Ito po ang unang ginagampanan. Si nanay, okay, si nanay ay ilaw ng tahanan. Okay? Saan po ba, paano po masasabi yung sinanay ilaw ng tahanan? Madalas po nating naririnig yan na ang mga nanay o ang mga inay o ang mga mothers ay ilaw ng tahanan. In verse 25, nang binasa po natin na verse sa Proverbs chapter 31, ang sabi po doon, she is clothed with strength and dignity. At sumunod po doon, ang sabi dito, she can laugh at the days to come. Alright? Kung mapapansin po natin, ang ating pong mga nanay ay nababalot ng katatagan, nababalot po ng kalakasan, at hindi lang po nababalot ng kalakasan, kundi nababalot din po ng dignidad at pagmamahal po sa kanyang pamilya. Hindi lang po pagmamahal sa asawa, kundi pagmamahal sa anak at pagmamahal sa buong pamilya, yan po ang meron sa ating mga nanay. Kaya po silang nataguriang sila ay ilaw ng tahanan. Ano po ba ang kahalagahan ng ilaw? Hindi po ba ang ilaw? Ito ang kailangan natin para makita natin ang kulay ng mundo. Kapag ka po sa bahay, may ilaw, makikita mo kung ano yung mga kasangkapan mo sa bahay. Kapag ka may ilaw sa bahay, makikita mo ang ganda, ang kulay ng tahanan, at kung ano ang meron ka. At kung makikipansin natin sa sumunod na bahagi, nung binasa natin sa verse 25, ang sabi na, she can laugh at the days to come. Grabe, no? Iba po klase ng kapayapaan na meron ng ating mga nanay, na kahit na may mga dumarating na araw, ay kaya po niya itong pakitaan ng ngiti na may kapayapaan sa puso. Ganyan po manatiling ilaw ng tahanan ang mga nanay po natin. Lalo po sa pagkakataon ngayon, maaari sa krisis na ating kinakaharap po ngayon, marami sa atin ang mga problema, marami sa ating mga tatay, talagang dumadami na ang wrinkles sa noo, marami sa atin ang mga problema, marami sa atin na babagabag, marami sa atin na aaburido. Okay, at katulad nga po ng topic ni Pastor BJ noong nakalipas na araw, noong Thursday, sa ating mga young people, marami sa atin nabuboryong. Pero ang mga nanay, nananatili po silang ilaw ng tahanan sapagkat sa kabila ng krisis sa pinagdadaanan, sa kabila ng problema ng tahanan, sa kabila po ng bigatin sa tahanan, even yung bigatin ng kanilang ginagampan ng trabaho sa tahanan, pampisikal, yung mga gawain nilang pang araw-araw, ay sa kabila po nito ay meron pa rin po silang ngiti sa kanilang mga pisngi at sa kanilang mga labi na makikita nila na itong mga nanay po natin ay nananatiling positibo sa buhay. Kaya po itong mga nanay natin ay ilaw po ng ating tahanan. Hindi po ba't napakaganda na kapag ka ang bahay, hindi po maganda na kapag ka po ang tahanan ay walang ilaw. Ang pangit po kapag ka ang tahanan ay madilim. Ang pangit po kapag ka ang tahanan ay wala pong iba kundi puro awayan. Ang pangit po ang tahanan kapag ka ang bahay po natin at ang tahanan po natin ay napupuno ng pagkabagabag sa problema at kung ano man. Pero hindi po ba dahil sa karakter ng isang noble woman, na karakter po ng ating mga nanay,
ay sa kabila nito ay itinuturo sa atin ng ating mga nanay na tayo ay manatiling positibo. Manatiling positibo sa buhay, na sa kabila po ng pinagdadaanan nating problema, sa kabila ng pinagdadaanan po nating krisis, ay makakangiti tayo. Bakit? A noble woman, kaya po nakakangiti ang noble woman, kaya po may ngiti sa pisngi at mga labi ng mga noble woman, sapagkat alam po nila na mayroong pong pag-asa sa piling po ng Panginoon. Kaya po ang isang noble woman, hindi po siya matataguri ang noble woman kung ito pong nanay na ito o itong babae po na ito ay wala pong takot sa Diyos. Kaya po mapalad po tayo mga pamilya, mapalad po tayo mga tahanan kapag ka po ang ating mga nanay ay nakakakilala sa Panginoon at mananampalataya. Si nanay ay ilaw ng tahanan. Pangalawang bagay na pag-uusapan po natin, hindi lamang po si nanay ay ilaw ng tahanan, kundi si nanay din po ay instructor sa tahanan. Si nanay ay instructor sa tahanan, si nanay ay guro. Si nanay ay tagapagturo sa tahanan po natin. Di ba nasabi ko po kanina, kapag ka po may asignatura o kapag ka po may assignment ang mga anak sa bahay, sino po ang kauna-unahang tumutulong? Lalo tigit kung si tatay ay nasa trabaho pa, hindi po ba't si nanay? Yun na nakita po natin kanina. At sabi dito in verse 26, na si nanay ay instructor sa tahanan, sabi dyan, she speaks with wisdom. And faithful instruction is on her tongue. She watches over the affairs of her household. Makikita po natin, kapag ka ibinubuka po ng nanay po natin ang bibig ng ating mga nanay, ito po ay punong-puno ng katalinuhan at wisdom mula sa Panginoon. And a noble woman and a noble mother, kapag ka po siya ay nagsasalita sa tahanan, yan po ay dapat po natin pinakikinggan, sapagkat kung iyan po ay may takot sa Panginoon, wala pong lalabas sa bibig niyan kundi wisdom o katalinuhan na nagmumula sa Panginoon. At hindi lamang po iyon, ang atin pong mga nanay ang nagtuturo po sa atin how to be faithful to the Lord. Tandaan po natin mga tatay, tayo pong mga tatay ay mga spiritual leaders and we are supposed to be a spiritual leaders in our home. At hindi lamang po natin kayang gampanan yung spiritual leadership in the home na tayo lamang po mag-isa. Kailangan po natin ng Panginoon at ibinigay po ng Panginoon ang mga nanay para po maging katuwang natin to become spiritual leaders in our home. Okay, kaya kung makikita po natin, akala po ba natin sa mga anak, si nanay ay palautos lamang. O anak, ganito gawin mo. Anak, tulungan mo ko. O anak, maghugas ka ng plato. Hindi po ganun. Si nanay, hindi lamang po iyon. Akala po natin minsan, lalo tayong mga anak, ano po, kapag ka po tayo ay napagsasabihan ng ating mga nanay, akala po natin galit sa atin ang ating mga nanay. Kapag ka po pinagsasabihan sa pinagsasalitaan tayo ng ating nanay, akala po natin ay tayo ay dinadakdakan lang ng ating nanay. Pero kung titingnan po natin at uunawain po natin ang bawat letra na gabay na binibitawan ng ating mga nanay sa atin, yan po ay para po hindi tayo mapahamak. Hindi po ba't napakadakilang biyaya po niyan? Katulad po ng Panginoon. Because the Bible and the Scriptures is a love letter from the Lord, naniniwala po tayo that the Bible is full of instructions. Punong-puno po yung instructions, hindi po para pag-utusan lang tayo, kundi tayo ay hindi mapahamak. Ganyan din po magmahal at ganyan din po kadakila ang ating mga nanay. Ayaw po niya na ang kanyang mga anak ay napapahamak. Kaya po nagbibitaw ng mga instruction na nagmumula sa Panginoon. Kaya po nagbibigay ng gabay mula sa Panginoon ng ating mga nanay. Kaya din po sa ating mga tatay, nakakatuwa din po at sarap din po na si nanay o ating mga asawa po ay matapat sa Panginoon, sapagkat sila ang ating accountability partners in life. Si nanay is our instructor, o si nanay ay instructor sa ating tahanan. Kanina nakita natin, si nanay ay ilaw ng tahanan. Sa gitna ng kadiliman, si nanay ay nagbibigay ng ilaw sa tahanan. Si nanay ay nagbibigay ng liwanag. Pinapagaan niya yung ating araw-araw na pamumuhay. Pangalawa, si nanay ay instructor sa ating tahanan. Siya ay nagbibigay ng gabay. Siya ay katuwang natin sa pagbibigay ng gabay upang ang mga anak ay hindi po mapahamak at maligaw ng landas. Dahil ayaw din po ng Panginoon na maligaw tayo ng landas. Ang pangatlo at huling bagay na pag-uusapan po natin ay wala pong iba kundi si nanay ay inspirasyon po sa ating tahanan. Bakit po?
Ano po ba ang sinabi ng Proverbs chapter 31, reading from verse 27 to verse 28? Basahin ko po sa inyo muli. Ang sabi dyan, she watches over the affairs of her husband and does not eat the bread of idleness. And in verse 28, her children arise and call her. Ano sabi dito? And call her blessed. Her husband also. And he praises her. Sabi dito. Pansinin po natin, napakaganda po nung binanggit doon po sa verse 27. Sabi dito, yung ating pong mga nanay, our noble mother, yung ating pong mapagmahal na mga nanay, yung ating pong mga dakilang mga nanay, ang sabi niya, she watches over the affairs of the household. Dakilang manager po ang mga nanay natin. Lahat po ng mga bagay-bagay ay nakikita ng ating mga nanay. Ito pong bawat detalye. Hindi lamang po yung dumi ng tahanan, hindi lang po yung dumi ng kitchen. Lahat po ng affairs sa bahay ay nakikita po niya. Kaya po ang ginagawa niya dito, and does not eat the bread of idleness. Hindi po siya nananatili na papetiks-petiks lang. Yung ating pong mga nanay, kung makikita po natin, wala po kayong isang nanay na hindi nyo po makikitaan ng kasipagan. Sobrang sipag po ng ating mga nanay. I would remember ang aking pong ina. Ay, noong ako ay bata pa, talaga po, napakasipag po niyan. Talaga pong maga pa lang, nagluluto na yan. Talaga pong piniprepare aking kasuotan. At sa totoo po, nakita ko rin po sa aking misis po yan. Ang aking misis po, ang dalang aking mga anak ay nag-aaral po sa Mandaluyong. Kami po ay nasa Pasig. We need to wake up at around 4:30 in the morning. Dahil naliligo na po dapat kami ng 5. Dahil 5:30, kailangan na po nakalis kami. Kundi, may ipit kami sa traffic. Pero po ang aking pong asawa, na ang nanay po ng aking mga anak, 4 o'clock pa lamang po, gising na po yan. Minsan nga po, mas maaga pa. Late na po natutulog dahil may mga ginagawa po mga gawaing bahay, siya pa rin po pinakamaagang gumigising. Dahil po, totoo po yung sinasabi ng verse. Bakit po? Dahil our mothers, a noble mothers and a noble woman, actually does not eat the bread of idleness. Hindi po nananatiling idle yung ating mga nanay. Hindi po tatamad-tamad yung ating mga nanay. Sobra po ang sipag ng ating mga nanay. Kaya po mga anak at kaya po mga tatay, dapat po ang ating pong mga nanay, sinasaluduhan po natin yan. Bakit? Sa kanilang kasipagan. Kaya po ang ating mga nanay, o kaya po sinasabi natin, si nanay ay inspirasyon sa tahanan. Bakit po? Si nanay ay hindi lamang inspirasyon, kundi maging ay isang napagandang huwaran para sa mga anak at sa mga asawa, na makita natin ang ating mga nanay ay nagpapagal, mapakain lamang tayo. Si nanay ay gumigising ng maaga para maiprepare lamang ang ating mga breakfast. Si nanay ay nandyan kapag kakailangan mo ng kausap, naandyan si nanay. Ang mga asawa, kapag kakailangan mo ng katuwang sa buhay, nandyan si nanay. Hindi po ba't napakadakilang huwaran yan? Di po ba't napakadakilang inspirasyon po yan? Hindi po ba't napakagandang tularan po ng bawat isa sa atin yan? Di ba? Kung ikaw, anak ka at ikaw ay tatamad-tamad, tingnan mo ang iyong nanay. Makikita mo, ang nanay mo ay inspirasyon ng kasipagan. Di ba? Ang nanay ay inspirasyon sa tahanan. Kaya po sabi sa verse 28, her children arise. Bumabangon ang mga anak at sinasabi dito, and call her blessed. Sabi, ang mga nanay po natin at naniniwala po tayo, ang ating mga nanay ay pinagpala, pinagpalang lubos. At naniniwala din po yung mga husbands, yung mga asawang tulad ko, na ang atin pong mga asawa ay pinagpala. Kaya po sila ay kapuri-puri at kapugay-pugay at sila po ay sinasaluduhan natin at gusto natin bigyan ng parangal ngayon pong sandaling ito, ngayong araw ng mga nanay, ngayon pong Mother's Day. Bakit po? Ang tanong, biblical po ba yung pagsiselebrate ng Mother's Day? Diba? Nakita natin kanina, si nanay ay ilaw ng tahanan. Si nanay ay instructor sa tahanan. Pangatlo, si nanay ay inspirasyon sa tahanan. Ngayong sineselebrate natin ang ating Mother's Day, ito po ba ay biblical? Ito po ba ay dapat talagang sineselebrate? Yung pag-recognize po ba sa ating mga nanay ay dapat? Ito po ba ay ninanais ng Panginoon i-recognize natin ang ating mga nanay? Pansinin po natin yung binasa po natin verse kanina. Sabi po doon sa mga huling bahagi ng Proverbs 31, verse 25 to 31, ang sabi po dyan, charm is deceptive and beauty is fleeting. Tama ba naman po, di ba? Ang kagandahan, nakakabulag.
ang yung kagandahan, nagfe-feed yan. Diba? Nawawala po yan. Pero tandaan natin, but a woman who fears the Lord, sabi dito, is to be praised. Ang noble woman, ang babae na may takot sa Panginoon, ang babae o ang nanay na naglilingkod sa Panginoon, ang babae o ang nanay na matapat sa Panginoon ay dapat pong binibigyan ng parangal. Sabi doon, but a woman who fears the Lord is to be praised. Sumunod, ito pong sinabi, give her, listen to this carefully, give her the reward she has earned and let her works bring her praise at the city gate. Hindi po ba nung binitawan dito yung salita po na bigyan po ng reward yung mga nanay, yung sinabi po dito na yung pong ginagawa ng ating mga nanay, ibigyan po natin ng parangal. Ang sinasabi po dito ay wala pong iba kundi bigyan po natin ng appreciation at pag-ibig at parangal ang ating mga nanay ngayong pong panahon na ito. Tandaan natin, as I conclude, kapag tayo ay may kailangan, tayo ay nasanay na si nanay ang ating laging hinahanap. Kaya po sa pagkakataong ito, hindi po't ba't maganda naman na si nanay, di ba lagi nasasabi, si nanay, hindi po ba't mas maganda naman tayo rin ngayon ay masanay, okay, at magsanay na ang ating mga nanay ay i-appreciate at i-recognize natin at pakitaan natin ng pagmamahal, hindi lamang po dahil Mother's Day at hindi lamang po ngayong Mother's Day, kundi araw-araw. That dahil yan po ang nais ng Panginoon as we recognize our mother ngayong Mother's Day. At ang sabi dyan, give her the reward she has earned and let her works bring her praise at the city gates. May the Lord be blessed sa message po ngayong umagang ito. At the same time, maging encouragement po sa mga nanay. At the same time, ito po ay maging hamon sa ating pong mga anak, sa ating pong mga asawa, para bigyan po ng parangal at pagmamahal ang ating pong mga nanay ngayong pong panahon na ito ng Mother's Day. At hindi lang po every Mother's Day, kundi every day. Gawin nating every day is a Mother's Day. Alright? Again, ito po ang inyong pastor, Pastor Dennis Orahay, na nagsasabi po sa inyo na Happy Mother's Day po, and we love you all and we appreciate all the mothers all around the world. God bless po sa inyo.